Okay, magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Magandang, magandang, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ha? At sa mga kaibigan natin ng mga OFW, kamusta na po kayo? Mga minamahal kong mga kaibigan, ha? Kamusta na po kayo? Dalangin ko, nasa mabuti kayong kalagayan, nasa mabuti kayong kaayusan, mga kaibigan. Ha? Chill at relax, ika nga. Relax-relax lang tayo, ha? Siyempre, araw na naman ng Sunday ngayon. Ano bang date natin ngayon? February 18 na, mga kaibigan, ha? February 18 na. Month of, ano na, bilis, mag-April, magma-March na tayo. Malapit na, ilang months na lang, April na. Nako po. Napakabilis ng panahon sa ating kasalukuyan, 'di ba? Napakabilis, 'di ba? Syempre, music nga tayo. Oo, bago tayo magsimula, nasaan na ang ating music? Music. Music, music tayo. Ha? Hoy, magandang gabi sa inyo, MC Ramos. Oo, magandang gabi sa iyo, MC Ramos. Syempre, dating gawe music. Aking channel sa aking, yeah, Facebook Live, sa aking, ulitin nga natin, sa mga first timer lang naman, ha? Aking YouTube Live. Kung ayaw mong makaalala kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig, share, share muna tayo. Salita, pukin ang ina mo ka, hinayo pa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger. Ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Aalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayo pa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger. Ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Aalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayo pa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger. Ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Aalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayo pa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger. Ako po ay Hi, maganda kami sa inyo, ha? Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Aalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, kagwapo ko pala. Live, sa aking YouTube live, ngayon ko lang nalaman mga kapatid. Kagwapo ko pala ng lalaki. Pukin ang ina mo ka, hinayo pa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger. Ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Aalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayo pa ka,
gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw niyo makarinig ng mga salitang hindi niyo makarinig. Okay. Siyempre, music tayo. Alright! Music again. Alam niyo naman ako, mahilig ako sa mga music. Eh. Diba? Alam niyo yan. Music muna tayo. Ha? Doon sa mga basher, putang ina ninyo, manood lang kayo dyan. Ha? Hindi ko kayo pinapahintulutan na kung ano ang mga sasabihin niyo dyan, mga pukinang ina ninyo. Ha? Dahil kayo, mga inutil, mga kabuspalad, mga mahihirap, ayan ang ginto na sa akin. Pukinang ina ninyo. Marami akong ginto. Mga gago. Ha? Yan ang bagong lipunan. Yan ang bagong bayan. May bago ng buhay. Relax lang mga basher. Tangina binyonaryo. Ako po. Shout out sa inyo lahat mga kapatid, mga magandang umaga sa inyo, ha? Magandang gabi po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Utangin na tatawa-tawa kayo dyan. Hindi pa tayo nagsisimula ng pinaka-topic ko, ha? Relax, ha? Ayan, nandyan ang ginto, nandyan ang kayamanan. Yan ang kayamanan ko. Nawala kayo, mga kapuspalad kayo, ha? Mga hampas lupa. May
Pero baka yung mga ginto, oh, tangin na. Ha? Sumuporta kayo sa administrasyon na to nang kayo'y makatanggap ng isang tunay na bayan na aangat ang buhay. Yan ang banyan. Ha? Hindi yung putang ina, puro kayo atungan, puro kayo kuda. Wala naman pakagat sa buhay niyo. Kita nyo, hindi ko mapilang ang mga ginto ko. Kaya meron, ay putang ina. Hindi ko lang sinusunsun sa kalsada yan. Alam nyo naman sa panahon ngayon. Alam nyo mga kapatid, ang dami nagsasabi, ang ina ba'y bumapatol pala kay Kalbo, kay Katka, bungal-bungal na. Utang ina sa panahon ngayon, pag wala kang pera, wala kang ginto, pangit ang mukha mo. Yan ang literal. Kailangan sa mundong ito, meron kang pilak at ginto. Yan, eh, meron akong ginto. Kaya meron, utang ina, kasi mga mahihirap kayo. Kita nyo ako, painom-inom lang ng salamat. Tangin, hindi ako makapag-seryoso ng topic ko ngayon ng live ko ah. Para kang congressman talaga sa Happy Land Cup. Ganun lang ang buhay, ha? Alam nyo mga kapatid, ay shocking. Yeah, ay shocking talaga. First of all, nasyak ako nung napanood ko ang isang video na hindi ako makapaniwala na kung saan nag-aaway-away na ang mga supporter na mga defender vlogger na nangungunang mga vlogger ng Duterte, past Duterte administration. Ha? Ito nga, patagtugin ko nga muna ito. Na-miss ko to eh. Yeah. Alam niyo mga kaibigan ha, I'm sorry guys ha, kung bakit nagkakaproblema ang dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ha? Wala kayong dapat sisihin kung hindi ang punyetang na kandidato natin dati na gusto natin tumakbo sa pagkapangulo. Nag-inarte. Di ba? Nag-inarte ang ating kandidato sa pagkapangulo na si dating Davao City at ngayon ay Vice President Sara Duterte. Nag-inarte. Di ba? Mas pinili niya ang maging Vice President. Di ba? Ngayon, nagkaletse-letse pamilya niya, nagkalkalan ng mga iskandalo, nagkalkalan ng kabahuan. Ayun. Pati siya naiipit sa dalawang nag-uumpugan. Lahat yan ay pagkasalanan ni Sara. Magpa-music ka muna tayo. La 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 la. Yan yung dating theme song. Pero anong nangyari? Nag-inarte si BP Sara. Di ba? Yan ang mga katotohanan guys eh. Nag-inarte naman talaga si BP Sara. Kaya niya
napilitan tumakbo sa pagka-vice. Pero ganun pa man, mga kaibigan, ang nakakatawa rito, nagpapasaringa na sila Bayan at Bay. At si Maharlika, putang inang yan, nagpapasaringan. Ito hindi to fake news, ha? Tanya na ba't namuurong yung buhok ko? Kaya ayaw ko magkaroon ng buhok talaga. Ang kati sa ulo, putang ina. Diba? Ito, pakinggan nyo to. Nagpapasaringan na sila. Ito, yan. Yan. O sa inyo, yan. Na sinungaling si Maharlika. Ganyan ho siya magpalusot. Alam nyo, ako alam ko yung repercussion nito eh. Alam ko repercussion nito kasi alam ko maraming taga ano eh, mga kulto to si Maharlika eh. Maraming tangang sumusunod dito eh. No! Alam ko yung repercussion nito. Sigurado akong titirahin ako nito, babanatan ako ng... Ano? Ano ang sabi? Papayag ba kayong mga supporter ni Maharlika na mga taga kayo? Mismong si Banat ba yung nagsabi, mga tanga kayo? Ha? Totoo ba? Abay, nagpapatunay pala talagang tanga kayo. Ang mga kulto nito. Pero I don't care. Because I am exposing a liar. I am exposing a fake news queen. Unakobo! Diyan ako sumasang-ayon sa'yo, Banat Bay. Putang ina mo ka. Pukin ang ina mo talaga, Banat Bay. Diyan ako natutuwa sa sinasabi mo na isang certified na fake news at fake news queen. Bakit hindi mo sinasama yung alaga mo na si Mocha Uson? Di ba? Fake news din yun. Pati sarili mo, fake news. Di ba? Yun ang problema. Sige. I do not have problem doon sa mga may ebidensyang hindi ko sinasabing lahat na sinasabi niya mali, ah. And that's not my point. Maaring kung galing sa news, paniniwalaan ko pa. Pero kung lintik na puting ahas na lang ng puting ahas, ganito na ba tayo kabagay? Ano nangyari, man? Maharlika? Banat Bay? Ano ang nangyari sa inyong putang ina ninyo? Mga Pilipino? Day, yun lang ang tanong ko sa inyo. Ganito? Putang ina. Puting ahas sa puting unga naman. Hindi tinatanggap sa korte ang puting ahas. I like you, Banat Bay. This time, ah, nung napanood ko ang video to, sabi ko, putang ina, totoo ba ito? Nananaginip ba ako na nag-aaway na ang dalawa? Putang ina. Ito na ba tayo, kababaw na mga Pilipino? Ay. Hindi kasi ako papayag na hindi nyo maririnig sa amin mismo na dati nga, fake news na kami. Totoo naman yun. Pinasaringan kami niya ni Maharlika dati. Kami, ako, pati yung mga kaibigan kong Iskonyan vlogger na kami daw ay binayaran daw ni Isko. Putang ina, ni isang pusing, wala nga ako natanggap na pera bayad kay Isko. Ni allowance, wala. Fake news na. Pero, nung pinalipat kami kay Isko ng isang opisyal dati ng gobyerno under ng Duterte administration, may allowance kami nila Byron. May allowance kami nila Kooli. May allowance kami ng mga DDS vlogger na nag-isko. Galing Malacanang yon. Galing sa dating administration na paghati-hatiin kami. Yun ang totoo niyan. Bakit hindi mo i-correct, Banat Bay? Dapat i-correct mo yan. Na kami, na kesyo, pinakakain ko ang Mocha Girls na galing sa opisina ni Mocha. Katarantaduhan yun. Pinake news niya na kami dun. Kesyo, ang dami-dami niya sinasabi about sa amin. Tapos, pinake news niya, si Isko. Ni si Pangulong Duterte, tinawag niyang Mangkanor. Tapos, gayon. Sandali, ha? Sandali. Yung sinasabi ni Banat Bay na tinawag daw si Pangulong, dating Pangulong Duterte na Mangkanor. Nakailang babae ba ako nagdala sa Malacanang? Hindi ko mabilang. Pero hindi ko na itutuloy yon kung saan para yung mga babaeng nadala ko dati dyan sa palasyo ng Malacanang nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko na irerekta kung sino yung binalhan ko,
sino yung kausap doon at ano ang dati nilitan niya ko to eh. Bawal ang hikaw pag naghatid sa Malacañang, bawal ang hikaw na may hikaw ang babae. Bawal may singsing, bawal may kwintas ang mga babae na i-deliver ko diyan sa Malacañang, at lalong bawal ang babae na may dalang suklay, bawal ang babaeng may dalang bag, maliit, malaki, bawal. Bawal 'yon. Hindi ko na lang i-mention kung saan ko para kanino yung mga babae at kanino ko kinuha ang mga babae. Ang presyo ng isang babae tumataging ting na 120,000 per ulo yun. Ha? Per ulo yun, isang babae. Isang kilalang socialite lang ang kukunan ko ng babae. At alam na nung socialite, pag para sa Malacañang, alam na ang protocol kung ano ang mga dapat na wala sa katawan. Alam niya ni Byron. Tuloy. How stupid are you? Parehas kayo. How stupid are you? Parehas kayong stupidong tangat gagot ulo. Mas paniniwalaan niya kayo na galit siya kay Marcos? Because makabayan siya? Parehas lang kayong bugok po kinang ina nyo. Music! Hey! Shout out nyo pala kay Rocky Rocha na Jacolero. Nanonood ata si Rocky Rocha na Jacolero ng pitong gagalangin tundo. Wilan, may bago ng buhay. Hi Mark Lorente Anade, shoutout sa'yo. Nangipunan, pabago ang lahat. Okay, stop ang music. Pakinggan ulit natin yung pasaring ni Panotse. Pakinggan natin. Napatunayan ko sa inyo na sinungaling si... Ang sabi ni Banat Bay, patutunayan niya daw na sinungaling itong si Maharlika. Bakit siya lang ang patutunayan mo na sinungaling? Hindi ikaw ba? Hindi ka pa sinungaling, Banat Bay? Ha? Hindi ka rin ba isang fake news po kinang ina mo ka? Ha? Ihalimbawa na lang natin, Banat Bay, yung sinabi mo sa live mo nung isang araw na ang iglesia ni Kristo ay nagsalita na na kontra sa PI, nasaan ang ebidensya mo? Naglabas ba ng official statement ang pamunuan ng iglesia ni Kristo? Sa pagkakakita ko at sa pagkakaalam ko, wala akong nakita at wala rin akong nabalitaan sa kahit anong news program. Isang fake news ang ginawa mong yan. Di ba? Na sinasabi mo, hindi daw inilalabas ng kahit anong pahayagan ng mga news. News blackout daw dyan. Bakit? Ginagawa mo bang tanga ang Iglesia ni Kristo? May sariling radio program ang Iglesia ni Kristo. Meron silang Net 25, meron silang Radyo Agila, may DCMA silang napag-aari nila. Hindi ba sila pwedeng maglabas doon kung hindi yun kukunin ng INC? Ng mga ibang pahayagan? Pwede silang maglabas doon sa sarili nilang TV station, sa radio station nila. Di ba isang fake news na yun? Bakit mo sinasabi yan? Para matakot ang mga ibang politiko na sumusuporta doon? Para magambala ang mga congressman na pag kayo sumuporta dyan, hindi kayo susuportahan ng INC? Eh, ang pagkakaalam ko sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo, Banat Bay, hindi sila nakikisawsaw sa anumang politika. Maliban sa pag-i-eleksyon, sumusuporta lang sila dyan, nakikialam lang sila dyan sa tawag ng kanilang sinusuportahan. Pero pagdating sa mga ganyang political issue, hindi sila nakikialam. Anong gusto mong palabasin? Ha? Tinatakot mo ang mga congressman? Ha? Banat Bay? Marami rin akong kakilala ng mga member ng kapatid ng Iglesia ni Cristo. Pero wala naman sila sinasabi, wala naman doon inuulat sa kanila.
Wala naman daw binababa na ganyang patalastas sa kanilang pagsamba. Oh, saan mo kinuha yun? Sabi mo, tinawagan ka ng isang official ng ANC. Baka yung kausap mo, personal niyang kasaloobin yun. Personal niyang opinion yun. Hindi pang kalahatan. Huwag mong gagamitin ang ANC. Huwag kang magagamit ng ibang reliyon nang wala kang sapat na basihan. Kundi ka bagago. Ha? Kasi, alam mo, sa sinasabi mo, Banat Bay, na queen of fake news si Maharlika, ikaw naman, king of fake news ka rin. O, sabihin na natin, queen of fake news si Maharlika. Ikaw, ano ka? King of fake news. Putang ina mo ka. Tarantado kang buwaka ng ina mo. Ganyan ka kagago. Duterte ka ng Duterte. Putang ina mo ka. Nananahimik na yung matanda. Binubuhay mo pa yung pangalan. Puki ng ina mo ka. Hindi na nga makakilo si dating Pangulong Duterte. Hindi na nga makalakad ng diretso. Puro ka Duterte. Putang ina mo ka. Hindi mo nalang pabayaan yung matanda na manahimik sa Davao. Pinag-iingay mo ng pinag-iingay para lang kumakakuha kayo ng kung ano nung suporta na katarantaduhan ninyo. Si Maharlik. Di ba? Ganyan kayo ka-estupido, mga puki ng ina ninyo. Di ba? Puro ginagamit ninyo ang pangalan ng dating Pangulo. Putang ina ninyo. Ha? Ganyan kayo kagago. Tapos ngayon, nag-aaway-away na kayo. Gusto ninyo papabagsak ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Para saan? Magbalik ang mga tropa pips ni dating Pangulong Duterte na mga kurap? Ha? Para na naman makagkamal na naman ng limpak-limpak na kwarta? Ha? Gusto nyo pabalikin na naman yung matanda para gamitin? Ha? Gusto nyo gamitin na naman yung matanda sa kawalang hiyaan ninyo? Yan ang problema sa inyo eh. Ha? Ba't hindi mo masabi, Banat Bay, yung mga pinagkasabi ni Maharlika dati, nabugaw ka. Oh. Ba't hindi mo masabi? Di ba sinasabi yan ni Maharlika dati sa live niya? Na nagbubugaw ka ng mga dancer? Si Maharlika nagsabi niyan. O ba't hindi mo mabanggit kanina sa patutsyada mo sa kanya? Oh, bakit takot ka? Baka may mag-react na totoo. Oh, di ba? May nagsabi. Si Maharlika dati. Bugaw ka. Di ba yun ang allegation sa'yo dati ni Maharlika? Oh, ba't hindi mo siya ribatan doon? Oh, baka yun, hindi fake news yun. Baka totoo yung sinasabi ni Maharlika. Na bugaw ka. Ito tam, may bugaw kang tao. Si Dada. Di ba? Yung bakulaw na patay gutom mo, natauhan mo, yung tinatawag mong busdada pero inutil. Ha? Nakagaya mo rin luslos ang bayag, puki ng ina mo ka. Di ba? Tapos sasabihin mo, kailangan magkaisa tayo. Magkaisa. Sasabihin mo, para maituwid ang ating bansa, para tayo ay mabago ang ating bansa, puki ng ina naman, Banat Bay. Yung sinasabi mong mabago, maayos ang bansa, putang ina pare. Nagamit na ang ganyan gimmick ng panahon noong 2016. Pagluhin mo naman yung style ngayon. Kumita na yan pare. Kumita na yan. Baguhin mo naman ang litanya mo. Baguhin mo. Huwag mo na sasabihin yung magkaisa tayo para mabago ang ating bansa. Bakit? Itong panahon ba ni Pangulong Duterte? Nabago bang ganap ang ating... Hindi, magpakatoto tayo. Nabago ba ng tuluyan ang ating bansa? Ha? Nabago ba ng tuluyan? Hindi ba pag wala kang pera, pag wala kang koneksyon, lagmak ka din sa lipunan? Yan, ganyan ang nangyayari ng panahon din ni Pangulong Duterte. Saksi din ako dyan. Diba? Oh. Pag ikaw isang chuchupi-chupi ka, pag hindi ka napakikinabangan ng dating administrasyon, wala, tae ka, basura ka. Yan ang totoo. Oh. Ni ikaw nga, di ka nga nagtrabaho nung election 2016 eh. Di ka nga nagtrabaho, di ka nga namin nakasama eh.
Oh, hindi ka nga nagpakahirap dyan. Sa totoosin, Banat Bay, sampid ka lang din naman sa DDS eh. Sumabit ka lang din naman dyan eh. Oh, ako di mo ako maitatanggi, Byron. Hindi pa nagdideklara si dating Pangulong Duterte. Part na ako ng Mayor Rodrigo Roa Duterte, National Executive Council, under ng MRRD and ACC. 2015 pa lang, under na kami. Eh, ikaw, sumabit kayo. Kasi alam nyong malakas talaga si Digong. Tapos inaako nyo na DDS kayo. Tang ina ninyo, tigilan nyo nga kami. Ha? Dahil ako mismo akong pasok ako sa MRRD. Yan ang hindi mapapasinungalingan ng mga ibang DDS na nagpapakilala ng DDS ngayon dyan. Putang ina, hindi nyo mapapasinungalingan yung hirap namin dyan. Ha? Kaya doon sa mga na umaako na DDS daw, bullshit. Anong alam nyo sa pagiging DDS? Hindi naman kayo naging party ng DDS talaga. Ha? Tigil-tigilan nyo. Ha? Tigil-tigilan nyo. Yung kahindutan nyo. Ha? Yan kasi ang problema sa atin. Alam nyo mga kaibigan, tigilan nyo yung magiging hit-hit-hit ng usok ng katol. Maging realidad tayo. Iba na ang nakaupo, iba na ang panahon, iba na ang administrasyon. Wala tayong gagawin kung hindi simpleng mamamayan, sumunod para sa ikabubuti. Kung gusto nyo ng pagbabago, ha? Doon sa mga pro-Duterte na vlogger, kung gusto nyo ng tunay na pagbabago, simple lang. Kahit na sinong maupo sa Malacanang, kung ang bawat isa sa atin hindi marunong sumunod, hindi tayo marunong rumespeto sa nakaupo, at puro puot at galit, putang ina, walang pagbabagong mangyayari sa gobyernong ito. Kung gusto nyo ng pagbabago, gusto nyo ng tunay na maayos ang buhay, magtrabaho tayo, magsumikap, huwag tayong umasa sa gobyerno. Yan ang tunay na pagbabago. Makakamtan mo ang tunay na pagbabagong gusto mong mangyari. Pero kung ang gusto mong mangyari, pagbabago sa gobyerno at aasa ka sa gobyerno at gusto mong makapwesto sa gobyerno para mangurakot, putang ina mo ka, isa ka rin mandarambong. Yan ang mangyayari sa bansang ito. Puro kayo atungal, mga buwaka ng ina ninyo. Ha? Puro kayo mga ilusyonada. Puro kayo mga hindot. Mga puki ng ina ninyo. Ha? Ito. Gusto nyo ba magkwentuhan pa tayo? Ha? Ito ha. Hindi ko na imemesyo kung sino itong isang politiko sa Duterte administration ito. Ha? Nung paalis pa lang si dating Pangulong Duterte. Ha? Paalis pa lang si dating Pangulong Duterte sa Malacanang. Yung isang malapit sa kanyang tauhan. Ha? Ilang milyon, ilang bilyon ang idinala sa iba-ibang bansa. Ang naghatid ng kwarta, tauhan niya. Tigilan niyo ako. Sabi ko, bago nyo ako bakbakin, mga putang ina yung defender kayo, tiyakin nyo sa sarili ninyo na pasok kayo. Kung hindi kayo pasok sa administrasyon ni Pangulong Duterte at sasabihin ninyo, DDS, DDS kayo, puro atungal, pukin ang ina ninyo, tigilan nyo ako ng kahibangan nyo. Ha? Oh. Babanggitin ko muna, JB! Maraming JB! Hindi ko babanggitin ang apelyido. JB! Bumiyahe ng pa-abroad, ilang limpak na kwarta ang dala gamit ang pera ng politiko ng mga regalo sa kanya, mga bigay sa kanya na hindi naman dapat niyang tumanggap. Tigilan niyo ako. Ha? Aware ako dyan, mga gago! Ha?
akala niya sa akin, sabi ka nila, ang balita may pakpak. Huwag tayong mag-ungguyan, mga animal. Ha? Hmm? Basta sinabi ko, JB lang ha, wala akong binabanggit na apelyido. Oh, wala akong binabanggit na apelyido. Oh, baka mamaya magkaroon na naman ako ng kaso. JB lang. Oh, wala akong binabanggit na apelyido. Alam ko kung magkano yung mga pinagdadala doon. Yung iba nga doon, hindi naman bababa. Hindi bababa sa 500 million. Yun mo na ang clue dyan. Ha? Elms, kaniki. Ba't ako maiinggit? Putang ina mo, hindi wala lang ako mapaglagyan ng ginto ko. Ayan o, may mga ginto na ako. Hindi ko na, wala lang ako mapaglagyan. Sasabihin mo sa akin, naiinggit ako, bakit hindi ako umingi? Putang ina mo ka, ni ikaw nga, ni isang ganito, wala ka, putang ina mo. Sabi mo, maiinggit ako. Mamen, mamen. Huwag ganon. Gusto mo bigyan pa kita ng ginto? Ha? Huh? Kirap! Alika, kirap! Gusto mo ng mga brilyante? May mga brilyante ako rito! Kirap! Doon ka dumaan. Kunin mo yung mga alahas ko dyan. Putang inan to, sabi baka daw naiinggit daw ako eh. Kunin mo, kirap! Kunin mo! Ang ina! Gusto mo bigyan kita ng brilliant? Mga alahas, akin ha! Putang inan! Akala ko sa akin! Four! Naku po! Ha? Akala mo sa akin? Pobre! Ha? Putang ina mo! Ha? Ha? Akala mo sa akin? Ampas lupang pobre! Ha? Diyos mio! Boy! Akin na yung brilyante dyan. Ingatan mo brilyante, ha? Ingatan mo. Bilang ko yan. Baka mamaya bawasan mo yan, ha? Akala mo sa akin? Pobre! Hindi ko nakapinagsuot yung mga alahas ko. Putang ina mo, ha? Ha? Sasabihin mo, ako naiinggit. Ha? Ah, ayan. Sasabihin mo, ako, pobre. Tang ina mo ka. Tapos may mga magko-comedian, ang pangit-pangit ang mukha ni Kalbo. Bakit may mga nakukuhan lalaki yan? Putang ina mo, ayan, dahil sa ginto. Akin na yung brilyante ko. Akin na. Ha? Ayan pa, ano akala mo sa akin? Mahirap. Akin na yung brilyante ko, yung brilyante. Yung mga brilliant, yung brillianting kwintas dyan, akin na. Yung mga may bato, akin na. Putang inan to, sabi nito, naiinggit daw ako. Ayan, oh. Ang kapal pa ng pendant yan, boy. Oh. Ha? Sasabihin mo, pobre ako, putang ina mo ka. Eh, ikaw nga ni isang alahas, wala. Akin, akin na, akin na. Yung brillianting. Ayan, ang dami ko pang sing-sing na alahas. Yung may mga bato. Ayan, oh, wala ka nang wala. Idilat mo mata mo. Ayan, oh. Ayan! Wala ka nang wala. Mm. Ito boy! Oh, lupat bahay mo! Pwede mong isanla! Putang ina ka, kung hindi mo pa mababayaran to, kulang pa ang lupat bahay mo, puro brilyante yan. Putang ina mo ka. Sabi mo na, injit ako, di ako nanghingi. Gago! Ha? Kala mo sa akin, ingatan mo yan. Bilang ko mga alas ko, ha? Bilang ko yan. Ha? Bila, ingatan mo yan, ha? Ang ina, kasasabihin mo, kapuspalad ako, mahirap ako, putang ina mo ka, boy. Ha? Ha? Ayan, oh. Tapos, sasabihin mo, nako po. Oy, kaibigan, kung ikaw naghihirap sa buhay, huwag mo akong idadamay, ha? Ako, ayan, oh. Yan ang wala sa inyo. Ha? Tandaan nyo guys, kahit anong kontra nyo sa gobyerno. Sinasabi, totoo naman, mahirap talaga ang buhay.
mahirap. Totoo yan, hindi natin mapapasinungalingan yan. Mahirap ang buhay pag ang tao umaasa sa gobyerno. Pag ang tao hindi marunong magsumikap, pag ang tao hindi marunong magbanat ng buto, puro reklamo, puro hantay ng biyaya, wala kang malalamon. Tandaan nyo yan. At nasusulat sa banal na kasulatan, putang ina ninyo, walang karapatan kumain ang mga tamad. Tandaan nyo yan. Lalong-lalo na itong mga putang inang si BMR, itong buwakan ng ina na itong si Bistak Pilipinas, na isang palaasa sa GCAS palipad ng kanilang mga follower na mga uto-uto, na tangat, bobo, na kauri nila ang utak. Yan. Wala kayong karapatan magreklamo sa gobyerno kung hindi kayo nagbabanat ng buto para mabuhay ng patas, ika nga. Ha? Yan ang tandaan ninyo, mga putang ina ninyo. Ha? Ang gawin nyo na lang, araw-araw, magjakol at magbawas kayo ng mga tamod nyo. Ha? Baka sakali yung mga tamod nyong nakandabulok na mga puki ng ina ninyo dahil ang papangit ng mga mukha ninyo, eh mawala. Ha? Yun ang pinakadabes. Ha? Yun ang pinakadabes. Ha? Kaya mga puki ng ina ninyo na puro atungal, Duterte, Duterte, putang ina si Duterte nga, yung matanda, wala nang magawa, hindi nang makakilos kung hindi pa aalalayan. Ha? Tapos gusto pa, ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, putang ina. Hindi nyo nga mapaunlad ang Mindanao, hindi nyo nga mapaangat-angat, gusto nyo pa ihiwalay. Anong gusto nyo? Lalo malugmok ang Mindanao sa inyo? Tigilan nyo nga yan. Ha? Tigilan nyo nga yung mga kakinkuyan ninyo. Utang ina. Ha? Gusto nyo ba maging komedyante? Ha? Gusto nyo ba maging komedyante na walang direktor? Ha? Yung pang gusto ninyo maging direktor na komedyante na walang direktor? Utang ina ninyo talaga. Ha? Tigilan yung mga kahintutan nyo, ha? Tigilan yung mga katarantaduhan ninyo, mga putang ina ninyo. Ha? Hindi nakakatuwa yan, mga putang ina ninyo. Ha? Nakakaletsi yan. Tandaan nyo. Ha? Nakakabisit yan. Ha? Uulitin ko, ha? Kung gusto nyo ng tunay na pagkakaisa, tunay na pagbabago sa ating bansa, pagbabago sa sarili natin, ha? Gusto natin 'yun, 'di ba? Sumunod tayo sa patakaran ng gobyerno. Matuto tayong rumespeto sa mga namumuno. Ha? Ito na lang. Baka tomorrow o mamaya i-upload ko isa pang video to. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, maraming anomalya ang sumigaw sa PhilHealth. 'Di ba? Marami ang mga sa board director mula sa presidente ng dating PhilHealth na isyu ang corruption. Di ba? Yung end dyan, may mga nahatulan ba dyan? May mga nakasuhan ba dyan na napatunayan ng murap? Di ba wala? Pinagtaktan pa ng dating administrasyon yan. Kaya tigilan nyo ako. Ha? Huwag tayong magtanga-tangahan. Ha? Yung sinasabi niyo si House Speaker, puro paepal, walang ginagawa. Putang ina. Tignan niyo nga itong ginawa ni dating ni House Speaker Martin Romualdez. Gumagawa ng panukalang batas na kung saan ang panukalang batas niya ang bayarin ng mga member ng PhilHealth na imbis buo na tag 50 na. 50-50 na. 50 sa pasyente, 50 sa PhilHealth. Napagawa ba yan ni dating Pangulong Duterte? Hindi. Balikan natin to, ha? Ang Malasakit Center. Totoong maraming nakikinabang dyan. Pero, balikan ninyo yung mga hospital. May pundo ba ang Malasakit Center? Wala! Walang pundo ang Malasakit Center. Oh.
At take note, ito pa nakakatawa. Nung panahon na nangangailangan yung ibang mga pasyente na inilapit, kasi Senator Bongo, walang problema. Ang problema dyan yung ibang staff niya. Yung ibang staff niya na mga batugan. Na mabait si Senator Bongo, pero yung ibang tauhan niya mga gagot ulol. Ito totoo yan. Kasi kung natatandaan ninyo nung panahon ng campaign na tumatakbo si Senator Bongo, lahat ng mga nanghihingi ng assistant kay Senator Bongo, inilalapit ko sa kanya. Okay kay Senator Bongo, pero yung mga staff niya hinaharang yung iba. Tandaan ninyo, may mga GC group kami ng mga kamag-anak ng pasyente. Pwede natin isa-isahing kontakin ng mga yon. Kaya, pero tigilan nyo yung kaartihan ninyo at kahibangan ninyo. Ha? Sabi ko nga, kung hindi kayo pasok sa loob, huwag kayong magmarunong. Huwag kayong magdunung-dunungan. Ha? Huwag ako ang yayariin ninyo na puro gagawa-gawa lang kayo ng kwento. Kasi alam nyo naman, ang bibig ko baka magtuloy-tuloy yan ng kabubunganga at ang hindi dapat pangalanan, pangalanan natin. Huwag ako, mga putang ina ninyo. Again, magandang gabi at mabuhay ang bansang Pilipinas. Suportahan natin ang Marcos administration at yan naman ang dapat nating gawin. Again, magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kababayan natin na OFW, magandang gabi sa inyo. Okay, music. Okay. Hi Dan Albert Gonzales, putang ina mo ka. Magandang gabi sa'yo. Yung kasama mo ba sa picture, iniiyot mo ba yan? Ha? Mabuhay ang mga kalbo. Yes. Yes, mabuhay ang mga kalbo. Mabuhay ang mga kalbo. At shout out kay Kalbong Pulis. Mabuhay ka, kaibigan. Kapatid, mag-usap tayo. Ranel Lusob, kamusta ka na, kaibigan? Tangina ka, kung di ka namang gwapo, di tayo magkaibigan. Ha? Kung gwapo ka, doon mo ako kamustahin at susuhin kita, chuchupain kita pag ikaw ay gwapo. Pero kung mukha kang aso, utang ina, kaibigan, wala akong panahon sa'yo. Ayun nga pala, happy anniversary sa lahat ng mga miyembro ng Manila Police District or Manila Pines Police. Bukas po, anniversary po ng Manila Pines. Bukas po yan, anniversary po nila. Siyempre, ang panauhing pagdanggal po dyan, ang kasalukuyan, liderato at leadership under Police Major General Jose Melencio Corpus Nartatis Jr. Nandyan po siya bukas, ang butihin kasalukuyan Regional Director. Mabuti, madaling lapitan, madaling kausap, at sana future Chief PNP. Napakabait na NCRPO Director yan, si General Nartatis. Ayaw niya ang mga pulis ay abusado. Ayaw niya ang mga pulis ay tutulong-tulong. Kaya, again, maraming salamat sa inyo lahat. God bless Pilipinas!